walang iba kundi ang walang kasawa-asawang naglilingkod sa inyo pagdating sa larangan ng pandinig at siyensya at technology in regards with hearing. So, in this particular episode, since napansin ko na mas komportable pala akong gawin yung mga live videos, so from now on, mukhang mas magli-lean forward tayo doon sa live dahil convenient siya para doon sa oras natin. And alam naman natin na kahit na ginagawa natin itong public service na to, eh, try pa rin natin na gumawa ng vlog everyday para naman eh, ma-motivate yung sarili kong o kumumit yung sarili ko na magbigay tulong sa inyo. At sana ganun din, wala kayong sawang suporta ng ating channel. And in this particular episode is meron sa atin mga naghahanap ng mga mga solusyon pero ng content in regards with ears. Let's say, for example, tulad ko, let's say, pag pumunta ako sa isang supermarket or bibili ako ng gadget, minsan, if something interests me, hindi na ako nagtatanong, ginagawa ko, bumibili na lang ako. For example, kunyari, meron ako nakitang camera, gusto ko yung camera, hindi na ako nagtatanong sa sales lady, pero ina-acquire ko siya. So, ganun din, dun sa mga taong in regards with ears na ngayon, napapansin nila na, uy, may problema yata ako sa pandinig or meron silang nagawa sa tenga nila na mali. Kadalasan, nagsisort out sila sa YouTube para maghanap ng solution. Okay? So, in this particular vlog, swerte nyo kasi ako yung nirefer sa inyo ni Google. At syempre, lahat ng content natin dito is ear-related. So, for this episode, bibigay natin yung part na yun na kung saan papaintindi ko sa inyo kung anong function ng ating ear at yung kanyang parts and function ng ating tenga. Okay, so yun yung ating topic for today. Ano ba yung mga parte ng tenga at syempre kung ano mga function nito. Okay, so mag-dive in na tayo para hindi tayo masyadong gabihin dahil maya-maya lang kailangan ko na maglaba. So anyway, ito ang ating model ng ear. Okay, model ng ating tenga. So, ang ating tenga ay binubuo ng ng tatlong group. Okay? Yun ay ang outer ear, middle ear, at inner ear. So, for the outer ear, gagawin ko, tatakpan ko na lang. Ayan. Ayan. Yan ang ating outer ear. So, ang ating outer ear is composed of the following. Ito ang ating auricle, o yung nakikita natin sa labas. Minsan tawag sa kanya pina. Okay? Pangalawa is yung tinatawag nating auditory canal, external auditory canal or yung ating ear canal. Pangatlo, sometimes in other literature, yung ating eardrum, kita nyo yan, eardrum, are considered or is considered part ng ating outer ear. Okay? Minsan naman sa middle ear. So, explain natin kung anong function niya. Yung ating outer ear or ang ating pina, ang function niya is sound collection. And also helps us in localization. Ang ibig sabihin nun, so siya yung parang imbudo na siya yung pumipick up ng sound or ng air vibration sa environment. Okay? Particle vibration sa environment. Okay? The more na mas malaki siya, okay, mas malaki yung sagap niya. Okay? Kung parang imbudo, kung mas malaki yung imbudo, mas marami yung pasok ng liquid pababa. So, ganun din yung ating tenga. So, kung mas malaki yung ating pina, mas malakas yung pasok ng tunog. Nag-i-aid din siya sa localization. Siyempre, yung position ng inyong tenga, nakakurba siya paharap. So, kung saan siya nakatapat, yun yung masasagap niya. Okay? Para siyang parabolic shape. Yung parang antena, parang ganun. Kung saan siya nakatapat, dun yung mas maganda yung localization. Now, next part is yung ating ear canal. Yung ear canal, ang function niya is siya yung nagdudugtong ng air vibration mula sa outer sa ating pina papunta sa ating eardrum. Okay, ang function niya also is bukod sa lagusan, siya rin yung nagiging nagbo-boost siya, kumbaga nako-concentrate niya yung air vibration to a certain focus or a certain point. Okay? Other function ng ating ear canal, syempre nandiyan yung ating nililinisan niya yung ating tenga at ganoon din a protection from bacteria and fungi and insects. Okay?
kasi nandiyan yung ating wax, okay, ear wax, at marami ring what you call this, hair follicles o mga buhok, dyan din natin makikita na siyang nagsisilbing filter pagdating dun sa mga dumi na yun, okay, dumi or insect or bacteria, okay. Alright, so yun na yung ating outer ear. Ang next part ay ang ating middle ear. Okay, yung ating middle ear, tatapan uli natin. Middle ear is itong part na to. Yan. Yun, ito. Itong part na to. Okay, middle ear. So gagawin natin, dititouch natin. Yung middle ear natin is binubuo ng mga sumusunod. Siyempre, nandyan yung ating eardrum. Okay. At ang ating pinakamaliliit na buto sa ating tenga. Tinatawag nating incus, malleus, and sapies. Okay, yung sapies nakadikit dito sa ating inner ear na explain natin later. Okay, bukod doon is nandiyan din yung tinatawag nating eustachian tube, itong tubo na to. Esensya na kayo, hindi natin madidetach. Pero yan, meron tayong eustachian tube dyan. Alright. So, check lang natin ating volume. Baka mamaya wala pala akong volume. Okay. So, yun yung mga parts na yun, no? Meron tayong eardrum, yung ating three smallest bones, at syempre yung ating eustachian tube. Now, ano-ano ba yung mga function niya? Yung eardrum, basically, literally, siya yung parang tambol natin. So, lahat ng concentrated sound na galing sa ating ear canal, siya yung pag tumama siya doon sa eardrum, okay, yung air particle na yon, gagawin niya, magkakaroon ng change ng vibration from air, magiging ngayon yung vibration na yun matatransfer sa solid kasi nandun yung ating eardrum at nandun din yung ating mga buto. Okay? So yung ating buto, siya rin na nagsisilbing parang bridge para yung vibration na na-convert from air to solid, okay, from air to solid, eh matatransfer niya ngayon sa ating inner ear. Okay? Bukod sa mga buto nga pala, syempre kung nandiyan yung mga maliliit na buto, naka-attach din dyan yung maliliit na mga muscles. So yung mga function niya is to elevate yung ating buto para nakahang siya. Okay? So now, yung pagdating naman sa ating eustachian tube, tulad ng mga nababanggit natin sa ating vlogs, ang purpose naman niya is to keep our middle ear space ventilated or may hangin. At bukod doon, eh, para yung pressure natin sa ating katawan, eh, ma-equalize niya, okay, sa loob ng katawan at sa labas ng tenga. Alright. So, other function ng ating tenga, okay, overall, yung tenga natin, yung ating middle ear natin, ay meron siyang protective function. Yung protective function niya is, let's say, for example, merong malalakas na tunog. Nangyayari is, aakit yung signal papunta sa brain, tapos yung brain natin, sasabihin, uy, malakas yung tunog. Protektahan mo yung sarili mo. Yung sasabihin niya sa ating middle ear. Kaya gagawin ng middle ear, titigas ngayon siya. Parang sa ganun, eh, yung malalakas na tunog, eh, hindi na magbabibrate yung ating middle, yung ating eardrum. At nang sa ganun, eh, walang transfer ng vibration from our middle ear papunta sa ating inner ear. Okay? So, yon. Next would be our inner ear. Okay? Yung inner ear natin, ito siya. So, meron siyang three major parts. Ito ang ating cochlea. Okay. Ito ang ating labyrinth or yung ating semicircular canals. At ang ating auditory nerve. Ang function niya is ang sumusunod. Yung ating cochlea, kinoconvert niya yung vibration na nareceive niya sa middle ear into electrical signal. Okay. And that signal goes through our nerve papunta sa ating brain. Okay. And then yung brain natin madi-decipher siya na as tunog. Okay. Next would be our semicircular canals. Yung semicircular canals natin, kung mapapansin nyo, meron siyang tatlong plane. Meron siyang vertical plane, meron siyang horizontal plane, at meron siyang parang diagonal plane siya. So, ang purpose niya is siya yung nagme-maintain ng balance ng tao. Okay. So, ganun din, pag na-stimulate yung mga sensory organs or sensory cells sa loob ng ating vestibular,
mangyari is sa transfer niya yun papunta sa ating nerve at ma-interpret ng ating brain na yung katawan natin is in balance. Okay. Then lastly, part ng ating auditory system na kadalasan eh nakakalimutan kahit ng mga audiologist is yung ating brain. Okay. Sa brain natin, nandiyan yung tinatawag nating auditory o yung brainstem natin. Okay. So yung brainstem, hindi nyo, nakalimutan ko rin. Yung brainstem, ang main function niya is siya yung nag-decipher ng information from the signals na nanggaling sa auditory pathway natin. Okay. So siya nai-interpret niya yun through the intensity, lakas ng tunog, pitch, tono ng tunog, at higit sa lahat is yung localization. Okay? So, yun yung main function niya. Kung anong information niya na makukuha doon is parang ini-store niya sa ating memory. Okay? Let's say, for example, yung salitang apple. Okay? Salitang apple, magkakaroon tayo ng association na pag nakita natin yung apple na to, naramdaman natin yung shape niya. At pag every time na naririnig natin yung salitang apple, nagre-register siya sa memory at yung memory natin is yung brain natin sa mouth pinipick up na itong salitang to, apple, pertains to this object, which is yung mansanas na hawak natin, for example. Okay? I hope that is clear. Now, buuin na natin yung pathway since nakompleto na natin yung pag-i-explain ng each part. So, yung tenga natin ay binubuo ng 3 parts. Okay? Meron tayong outer ear, middle ear, at inner ear. So, yung ating outer ear, kukolektahin niya yung tunog galing sa labas, papasok siya ngayon at i-deliver niya sa ear canal. Ear canal, kukonsentrate niya at ipifilter niya yung tunog na yun, papunta sa ating eardrum. Yung eardrum, magbabibrate niya yun, okay? Babibrate, papasa niya sa mga buto, sa mga ossicles, at itatransfer niya ngayon sa ating inner ear, okay? Sa inner ear, yung ating cochlea, kukonvert yung ating yung vibration natin yun into electric signal. At yung electric signal na yun ay aakit sa ating nerve, auditory nerve, papunta sa brain. At yung brain natin i-interpret yung sound. Okay? So, any problems or any parang gap, okay, or putol dun sa auditory pathway, magkakos siya ng problema sa ating pandinig. Let's say, for example, nagkaroon kayo ng impacted earwax, or nagkaroon kayo ng infection sa middle ear, or na-disgrasya kayo, nabagok yung ulo nyo, nabasag nyo yung inyong inner ear. So lahat yun may impact pagdating sa hearing. So every time na magkakaroon kayo ng clogged ears, mapapansin nyo clogged ears, ganun din ang ating blocked ears, hearing loss, okay? Parati natin nire-recommenda na gumawa kayo ng hearing test. Dahil sa hearing test, malalaman nyo kung anong part ng tenga ang magkakaroon ng problema. Okay? Kasama doon sa mga hearing test ay ang mga sumusunod, otoscopy, kung saan eh sinisilip natin ang ating eardrum, kung meron bang nakaharang papunta doon sa drum na yon. Pangalawa is yung tinatawag nating tympanometry. Tympanometry, malalaman natin kung yung eardrum ay gumagalaw o hindi. Pag meron kayo nakitang peak, ibig sabihin gumagalaw siya. Pag nakakita kayo ng flat, ibig sabihin hindi gumagalaw yung inyong eardrum or posibleng wala kayong eardrum, okay? Or may nakaharang dun sa probe ng pag-test. At huli sa lahat, eh, syempre yung tinatawag natin pure tone. Yung pure tone audiometry is tinetest natin kung maririnig ba natin yung tunog galing sa headphones. At ikukumpara natin yun dun sa ating bone conductor na kung saan nilalagay natin dito sa bukong ng ating likod ng tenga. Okay, I hope you learned something new today. Okay, pumorma pa ako for today para lang sa live video. This again, Sir Ero saying we will make this able. Paano natin gagawin yun? By hitting the subscribe button and notification bell. And see you in our next video. Until then, paalam. Bye.